Hello mga sangkay! Welcome back to my channel. Ito po muli ang inyong sangkay na sa Sangkay Lons muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagay ng lahat. Kapag dito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo, no? So mega love shoutout sa inyong lahat. Sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kival, at Edna, Kalingap Rob. Sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lolas, FWs, and PWDs, mega love shoutout sa inyong lahat, and of course, I love you all. Ayan. Mega love shoutout also kay Roel and Rachel. Sa Team Rochelle, True Sa Family, Team Kalinga, Kalinga Partners, sa Team Kaliwa, Team Grupo ko po, at sa lahat ng aking mga sponsors, kay Tita Bing, ang kanyang YouTube channel ay Horbin TV Vlog. Subscribe po natin. Ang tita kong Vyot, si Tita Mina Jaramillo, kay Mamita ng San Diego, California. So, maraming salamat sa lahat ng aking mga followers, kaibigan na bumati sa aking kaarawan kahapon, 50th birthday na ni Sangkay. Maraming salamat at of course, thank you Lord. At binigyan mo ako, umabot ako ng ganitong edad, no? 50 years old. So, ngayong araw na ito mga sangkay, gagawa ako ng reaction video. Ito'y patungkol sa kay Alimangong Queen, no? Na merong isang OFW na ibinunyag yung kanyang saloobin patungkol dito, no, sa kay Alimangong Queen. So, meron akong video clips na ipapapanood sa inyo din after natin na mapanood. Magbibigay ako ng opinion or kuro-kuro patungkol dito. Tara mga sangkay, panoorin natin. Mandaka, madam. Madam Auring. Mandaka, madam. At merong nagpadala sa akin ng message. Merong po nagpadala sa akin ng message. Nasabi ko sa inyo, hindi ako nagsisirangalin. Medyo mahaba ito mga sangkay, no, na video clips na kipapapanood sa inyo. Aabot ito ng mga 10 minutes para kumpleto natin na mapanood. Dahil nakakaawa na. Pero hindi siya dapat kaawa-awa. Pabida-bida na naman siya eh. Pero ito po, yung usapang OFW na nakakaawa. Ito po mga kaibigan. Na ako po ay hindi nagsisinungaling na hinahanap ko siya ng tao, kung mga tao, dahil marami daw sila. Hindi ko po alam kung ilan sila kasi hindi po ako sumali sa kanila. Pero alam ko po itong usapan na ito. Ito po mga kaibigan ay nasa Saudi na yun. Ano? Actually ito po ay KKST, Kalinga Kahin Sponsor Team. Sila po itong mga ito ay nagbibigay din sila. At sila po ay mga trabaho sa bahay ng group, binuhay nila. Sila lang nandoon kasi itong maludinosal ko sa ito ay nila ang palabas. Umalis na daw ako doon. Sabi ko, siya unang tumalun eh. Siyang kantin, siya unang tumalun. Siya, may atraso siya kaya siya tumalun. Nahilig ka talagang tumalun. Palaka ka talaga, ano? 100% palaka. Palaka, lolo. Gina ng Kill. Ako po ay naging member ng one of the na top dito. Naka-downline kay Brother Sparrow, Miguel Chautar de Los Santos. Member po ako dati sa Kalinga. One po, nagbibigay kami. Kami po ang KKST. Braveheart, bigyan na shout out. Isa po ako sa KKST. At noong nagkaroon po ng one of the, kami po ay nagpa-member. Ang sabi nila ay magpadala lang kami kung magkano yung ipapa-member namin. Nakalagay po ang pangalan kay Ate Edna. So ngayon, nagtatanong po kami.
panganib. Debo. Kaya lang, may voice message ko si Sis Maru sa akin at ipapalit ko sa inyo. Nangako po siya na ibabalik ito na lang ang pera. So, nagpa-member po ako ng 8999. So, bali 9,000. Ako po ay isang katulong lang. Kaya po ako sumali sa bigan. Nagmamakaawa po ako kasi may sakit po ang magulang ko. Best one po. Naririnig niyo. Usap na po kami ni Sis Mari. Hindi po umagalaw eh. Pero Santos, hanggang ngayon po pinapaasa niya ako. Ano yun? Asa na lang ako ng asa? Mananahimik na lang po ba ako? Kayo po ang musga. Kasi nagsabi siya na pinayari niya. Thank you. Asa po. Inahanap po namin ang pinayari.
Yes. Ano pong masasabi niyo doon, mga kaibigan, na ito pong si Malu de los Santos na sinabi ko po ay budol. Budol. Budol ka, budol. Budol. Ako nga mismo na budol mo eh. Yan o, lumabas na isang budol pa at marami pa daw ilalabas. Hindi ko alam kung ano pa ang ilalabas niya. At sinend lang po niya sa akin yan, mga kaibigan, kaninang umaga. At humingi po ako ng permiso kung pwede pong ilabas dito dahil nabanggit po dito sila Kebal at attend na. So, humingi tayo ng permiso kung pwede pong ilabas. So yun mga sangkay, at dinapanood mo yung video clips na aking kinuha mula dun ito sa live ni Erica Alpon. Credit dito sa video clips na ito kay Erica Alpon. Sa mga gusto na mapanood ng buo kung ano man yung mga napag-usapan dyan sa live ni Erica Alpon, puntahan niyo po ang YouTube channel ni Erica Alpon. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe po natin siya. So, ito'y patungkol sa kay Alimango Queen di umano, no? And may nakarating sa akin kahapon na sinabi sa akin na sangkay, binabanatan kayo ni Bobby TV 143 ni Alimango Queen sa kanyang live. So hindi naman kasi ako nanonood sa kanya, no? Binanatan daw ako nito. At sabi pa, nako, halos matanggal ang pustiso sa kangangawa sa iyo, sangkay. Keber ko sa iyo. Ang kanyang paulit-ulit na ito lang masasabi ko sa iyo, Alimango Queen. Yung paulit-ulit na ipinupukol mo sa akin na mga issues sa akin na itinkupong-kupong pa yan, no? Paulit-ulit, paulit-ulit, at yan ang iyong sinasabi na wala naman kayong napapatunayan patungkol sa akin sa inyong mga ibinabato sa akin. Eto ngayon, kung tayo rin lang naman magkukuda-kuda, kung tayo rin lang naman may ipapasabog tayo, magbigay tayo ng ebidensya. At ito yon, no? Ako, pag ako nandito, pag ako magsalita, hindi yung kawang, yung gawa-gawa lamang. Hindi yung ngangawa nga lamang. Kinakailan, meron tayong ebidensya. Kasi once na binalikan tayo, tanongin, oy, saan kayo, nasa ng ebidensya? Ay, ito na. Ito yung ebidensya na pinapakita ko sa iyo. No? naawa ako dito sa isang OFW na ito na umiiyak siya, may sakit ang magulang, hinahabol niya yung pera niya, medyo maselan na usapin ito kasi involved dito si Kuya Val at saka si Ate Edna. Well, alam ko na si Ate Edna at saka si Kuya Val nanonood sa aking mga vlog, sa aking mga reaction. Sana mabigyan ng solusyon, mabigyan ng tamang proseso or kung ano man na matulungan itong isang OFW na kababayan natin na nagsusumikap sa ibang bansa, no? Sabi nga 24 hours siyang walang tulog sa pagbabantay sa kanyang amo, nagtatrabaho siya doon at kakapiranggot lang yung kanyang pera na kinikita, tapos mangyayari pa yung ganito sa kanya, no? Nagtiwala sila sa isang tao na kanilang pinagkatiwalaan noon, pero ano ang nangyari sa kanila? Para bagang nasa hangin, no? Yung mga pinag-usapan. Saan napunta? Ang tanong nila, saan napunta yung pera nila? Yung investment, di umano. Patungkol dito sa One Opti. 2 years na, no? 2 years na. Ako naaawa talaga ako dito sa mga OFW natin, na kababayan natin, na naluloko ng mga tao, no, na mga manluloko, na feeling mo, napakalilinis kung magsalita, ang gagaling magpukol sa mga kapwa nila na wala namang mga naipapakitang ebidensya, lalo na sa akin, no? Ito ngayon, merong ebidensya sa kanya na kung ano-anong ginagawa sa mga tao. Dito ako nagagalit talaga, nakakagalit yung ganito.
So, kailangan maipaliwanag niya ito kasi tama nga naman, no? Yung sinabi nitong OFW na ito na tumutulong siya. Iba ang tulong, iba yung investment na ipinangako. Hindi malinaw sa atin, no, kung ano nga ba ang nangyari dito na kinakailangan dito si Alimango Queen magpaliwanag. At tama lang nahabulin siya kasi sinasabi dito na siya yung nag-recruit sa kanya, sa kanila. Siya yung naging head admin yata nila, no, or head ng kanilang grupo. Kaya siya ang kanilang hinahabol. Nabanggit dito yung pangalan ni Ate Edna, no, sinasabi na kay Ate Edna nila ipinangalan. Pero 2 years nang wala yung product na kanilang wala pa silang natatanggap na product. So may karapatan nila na habulin ang kanilang head ng grupo nila kasi yun ang nag-recruit sa kanila. Yun yung tawag doon apply nila, no? Sila yung mga downline nitong ano ni Alimango Queen. Tama lang na talagang hanapin nila sa kanya. Nakakapagtaka, no? Ako naiisip ko kung ang pera, kung sakali man sinasabi dito na ang pera ay pinangalan, ipinadala kay Ate Edna, nasaan yung ano? Hindi naman siguro nasaan yung product, yung produkto nila. Kung ipinadala man ni, kung siguro, kasi since na si Alimango Queen ang kanilang head, malamang ang nag-uusap dito si Ate Edna at saka si Alimango Queen. Malamang na ipadala na ito ni Ate Edna yung produkto dito sa kay Alimango Queen na hindi naman ibinigay ni Alimango Queen dito sa mga tao. Ito yung analyzation ko, no. Hindi tayo sure pero ito lang yung aking opinion. Kuro-kuro, ito yung analyzation ko. Kasi hindi malinaw, hindi pinapaliwanag dito kung ano nga ba talaga ang nangyari. Kaya hinahabol nila, no? Kaya ito yung sinasabi ko na dapat maipaliwanag ito ni na Kuya Val at saka ni Ate na kasi pangalan nila na involved dito. Masisira si na Ate na si Kalinga Prab dahil lamang dito sa isang tao, no? Na hindi maayos na nagpalakad dito sa mga tao na kanyang kinuhanan ng pera, na kanyang manirecruit. Totoo talaga, habang pinapanood ko itong video na ito, naaawa ako dito habang umiiyak siya. Sabi niya, investment. Hindi na ipaliwanag sa kanila ng maayos. Kasi parang umaasa sila sa aking analyzation dito na umaasa sila na once, kasi sinabi daw sila na ang bahala. Investment sinasabi na ibig sabihin, baka sinabi nila na kikita ka buwan-buwan, no? Baka kikita ka ng buwan-buwan dito sa investment na ito, kaya sila na ang bahala. So ito yung inaasahan siguro nila, na kanilang, ang kanilang investment ay kikita. Na hindi nila na ipaliwanag na kinakailangan mong magtrabaho, trabahuin, na kailangan mo rin mag-recruit para kumita ka. Diba? So yun yung, ito siguro yung hindi na ipaliwanag sa kanila. At ang nakakapagtaka talaga, na bakit 2 years na wala pa yung produkto sa kanila. Diba? Dapat talaga na matulungan itong mga ito kasi sabi niya marami pa ang lalabas. O ano ngayon, no? Alimango Queen, ipaliwanag mo ito. Ito yung sinasabi ko. Na kung tayo ay magkukuda-kuda dito, kinakailan may ebidensya. Ito maliwanag na meron tayong ebidensya na merong isang taong nagsasalita, no, na nakikiusap, nagmamakaawa dahil may sakit ang kanyang mga magulang, kailangan na niya yung pera niya. Diba? Kawawa. Kawawa yung mga tao na naluloko ng mga tao na mga manluloko. Diba? So ito lang yung aking reaction patungkol dito sa video na ito. Na salamat, no, Erica Alpon, maraming salamat dahil isa ka talaga, at ikaw talaga ang naglalantad, ang nagbubulgar sa mga kalukuhan, no, nitong taong ito na kung makaharap sa camera, napakalinis. Diba? Kala mo walang bahid dumis. Pero yun pala may mga taong naaagrabyado. Muli, maraming salamat mga sangkay mo sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Lon, subscribe nyo na po ako.
click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito, mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo bang kinaroroon. Paalam na, mga sangkay. Paalam.